langit, ngayo'y kain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain, pagkakain nilakad, nangyalay si saan. Ang korderong nagliligtas, ang manang nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami yung kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaiyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanay ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad sa buhay mo walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo
ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mamaya po, sa liturhiya ng banal na Eukaristiya, matapos hilingin ang pagpanaog ng banal na Espiritu, sasabihin ng pari, ito ang aking katawan. Tsaka po, ito ang aking dugo. Nangangahulugan po ito, hindi lamang ng pagsusumamong baguhin ang tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo, kundi tayo ring lahat para maging katawan ni Kristo. Ang tinapay at alak na tatanggapin natin sa pakikinabang, ang nararapat nating tanggapin araw-araw na pinabanal ng salita ng Diyos ay ang katawan at dugo ni Kristo. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala niya sa atin ang katawan niyang nabayubay sa krus at ang dugo niyang itinigis sa Kalbaryo para sa ating katubusan. Sa pagtanggap natin dito ng buong kabukasan, nagiging tayo ang ating tinatanggap. Wala rin tayong ipinagkaiba sa tinapay. Kung paanong nabuo ang tinapay ng mga hibla o pulbos ng harina, dinurog, minasa at binuo, tayo man ay binubuo sa parehong paraan, gaano man tayo naging masyado ng disintegrated. Gayun din naman, tulad ng alak na ginawa mula sa mga butil ng ubas, pinisa, piniga at kinatas, tayo man ay pinep-ferment sa parehong paraan, gaano man katuyot ang pakiramdam natin sa ating buhay pananampalataya. Ang bahagi pong ito ng pagbabago ang pinafacilitate sa atin ng banal na Eukaristiya, ang pagdurog sa nabuo nating mga depensang pansarili, ang pagsasalansan ng ating mga agenda, at ang pagbibigay daan sa pagpapatawaran dahil nakita na po natin ang pinakamahalaga, ang maging kaisa ng iisang katawan ni Kristo, ang maging kung ano ang ating nakikita, at ang maging kung sino ang ating tatanggapin. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang ipinagkakaloob sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi lamang ang kanyang presensya sa banal na Eukaristiya, kundi ang atin ding presensya sa isa't isa bilang bahagi ng iisang katawan. Ang nababago sa liturhiya ng banal na Eukaristiya ay hindi lamang ang tinapay at alak, kundi tayo rin natatanggap sa kanyang katawan at dugo.